Dahil kasama sa batas na kanyang isinulong
Ayon nga pagkatayo ng Philippine Youth Commission para sa mga kabataan Pinoy. Pagpapaundan ng mga kooperatiba para sa mga gulong at magsasaka sa pagkatapos ng term niya sa Congress. May pagmamalaki na ang pag-undan ng Ilocos Norte bilang isang natural at cultural tourist destination. Pati na ang kauna-unahang wind power technology sa ating bansa. Sa kanyang pagkahalal sa Kongreso noong 2007, siya ang napiling Deputy Minority Leader at isa sa mga sinunod ng batas ay ang Philippine Archaeological Baselines Law. Mga kababayan, aming pinagkalubungin ng masigabong palakpakan ng ating susunod na senador sa siyang magkakasama sa ating lahat na kinalo. Tuloy-tuloy ang sikatong Pongo, Ferdinand Pongo Marco! Maraming salamat po sa inyong napakainit na salubong. Kagaya po ng sinabi nung ano pinapakilala po ko, ako ay nagtagal sa local government. Ako ay sa servisyo publiko. Ako po ay laking local government. Kaya naman po, noong ako'y governor pa sa Ilocos Norte, pinagmamasdan po namin at pinapakinggan po namin ang mga pangyayari sa Maynila. At pinapakinggan namin ang mga sinasabi at ang mga hinahanap na programa at proyekto ng ating mga matataas na opisyal. Kaya alam namin ang problema na dinadaanan ng ating mga kababayan. Nung dumating ang pagkakataon, sinabi po na parating na ang kampanya, sinabi na parating na ang halalan, sabi ko, ito na siguro ang aking pagkakataon na maglagay, magkaroon ng boses ng ating mga maliliit, ng ating mga maralita sa national government. Dahil habang tumatagal po ang panahon, nararamdaman po natin na ang national government po natin ay palayo na ng palayo sa taong bayan. Yung po ba ang mga problema ninyo, hinaharap ninyo? Paano nyo ba ang pakainin ng inyong pamilya? Paano nyo pag-aralin ang inyong mga anak? Paano kayo maghahanap buhay? Ito po ang mga problema nito na araw-araw ninyong iniisip. Hindi po natin naririnig ang ating mga matataas na pisan na pinag-uusapan nila. Kaya po, sana palagoy na bigyan ng pagkakataon. Pag nabigyan po ko ng pagkakataon na upo bilang sa Senado, hindi po para mag-politika, hindi po para mag-investigasyon na wala namang nangyayari, hindi po para magpayaman, kundi po tulungan ang ating mga kababayan, bigyan ng solusyon ang mga problema na hinaharap ng taong bayan at bigyan ng kahit konting binhawa po ang ating mga naghihirap na kababayan. Yan po ang aking hangarin. Yan po ang aking layunin na ito'y ipaglalaban natin, na ibabalik po natin at ibababa muli natin ang national government nang sa ganun sila ay nakakaramdam sa paghihirap ng ating mga kababayan. Sila ay nakakaramdam ng kung ano ang dinararanasan ng ating mga pangkaraniwan na Pilipino. Yan po ang ating kailangan gawin. At yan po, dahil dyan po, ay paglalaban natin at ipilalabanan natin ang kahirapan sa pamamagitan ng agrikultura, sa pamamagitan ng pagpaganda ng agrikultura, pagpaganda ng ating edukasyon, pagpaganda ng ating infrastruktura, pagbabawas ng katiwalian sa ating gobyerno. Yan po ang ating pangangailangan. Yan po ang ating gagawin sa darating na administrasyon. Dahil po, nakikita po natin na dito sa grupo ito, itong grupo ng Nationalista Party na pinangungunahan ng ating magiging pangulo na si Manny Villar, kahit itong grupo na ito ay hindi lamang nangangako, hindi lamang nagsasabi kung ano po ang gagawin, kung hindi nais na nais, pudayos din po namin na ipakita sa inyo na meron na kaming nagawa, meron na po kaming performance, meron na po kaming ipinakita. Bawa! Para sa kanyang sarili na inahon sa kahirapan, ay iaahon din niya ang ating bansa sa kahirapan at darating tayo sa isang panahon na progresibo at darating tayo sa isang panahon na gumaganda ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Yan po ang aming layunin. Yan po ang aming hangaran. Yan po ang aming ipinaglalaban. Sana po sa tulong po ninyo, sa suporta ninyo sa darating na halalan, ito po ang ating mga pinapangarap, ito po ang mga ating ninanais, ay gagawin po natin natutuhanan. Maraming salamat po mga tiga Kalamba, mga tiga Naguna,